Magandang araw. Napanood nyo na siguro itong latest kay General Bantag na kung saan ay talagang panay ang delaying tactics ng kanyang kampo. At sa tingin natin ay epektibo kasi sa halip na siya ay mag-file ng counter affidavit o yung sagot niya sa demanda laban sa pagkamatay ni Persilapi dahil ang ipinail nga ng kanyang kampo ay itong inhibition o pag-iit sa puwera sa pamumuno ni o sa pagpuproseso ng mga ng kaso nitong DOJ mismo at ang gusto nga niya ay si Ombudsman. Ano bang kanyang argumento dyan? Yun, yeah. Conflict of interest daw kay Secretary Boyeng Remulla kasi may idinimanda niya ng murder itong si Secretary Boyeng Remulla laban sa same case pagkamatay ni Persilapi. At ito ang itinuturo niyang mastermind. So, nakagawa nga siya ng conflict. So, at siyempre, yan naman ay ibinasura ng DOJ, yung motion for inhibition. At nung makita nga sila nung isang araw, kahapon yata yun, January 24, ay sa halip na mag-file siya ng kanyang counter affidavit, ang ipinail nila ay motion for reconsideration. Nagmo-motion for reconsideration sila dun sa pagbasura sa kanyang motion for inhibition. So ano mangyayari dito? Eh di siyempre ay medyo matatagalan ulit bago umusad yung kaso. So expected natin na ito ay i-deny ulit. Magiging denied ulit ito ng DOJ itong motion for reconsideration. So ano posibleng gawin ng kampo ni General Bantag? Pag nagkaganon, baka umakit ito sa Supreme Court. At pag-akyat nila sa Supreme Court, ang issue lang ay yun. Whether dapat bitiwan ng DOJ yung kaso at Ombudsman ang pahawakin. So yun lang ang magiging issue sa Supreme Court. So nakikita natin dito yung pagdidelay nga noong kaso. So titingnan natin kung anong gagawin dito ng DOJ para mawala yung sinasabing conflict of interest. Maaari bang gawin ng DOJ ay paspasan kagad yung murder charges laban kay Secretary Boyeng Remulla at ang gawin nila ay automatic i-dismiss agad yung kaso for lack of probable cause. Then mag-motion for reconsideration ulit doon siguro si General Bantag at i-denied na naman ng ng DOJ. So masalimuto itong kaso na ito. So magkakawing-kawing ho ito kasi pag denied ng DOJ lahat ng motion ni General Bantag, baka ang gagawin ni General Bantag ay umakyat sa Supreme Court. At mag-akyat yung dalawang kaso doon na parehong ang pagpatay kay Persilapi ang kaso. So, Supreme Court dito magpapasya kung meron niya ba conflict of interest. Dapat ba yung Ombudsman ang humawak? Yan. Yan ang magiging issue sa Supreme Court. So, mukhang malayo pa ho ang lalakbayin itong kaso na ito. Sa regular na kaso, sa regular na daloy, dapat ay nagpaila ng counter affidavit si General Bantag. Pero hindi nga niya ginawa. Ayun, maraming paraan na nagagawa ang kanyang kampo para medyo ma-delay itong kaso. So, abangan natin kung saan nakiwabot at kung saan ang hangganan ng pagkaantalang ito sa kasong murder na isinampa dahil nga sa pagkamatay ni Persilapi. Very interesting. Minsan ay nakakatawa pero ganun talaga eh. Yung mga lawyers, minsan ay nakaka-invento mga nakagawa ng paraan para ma-delay yung kaso. Pero ang talaga malinaw dito ay dinidelay lang, nadidelay lang yung kaso. Bakit ba gusto ni General Bantag na Ombudsman ang humawak ng kaso? Well, eh, sapagkat iniisip niya na kakampi niya ang Ombudsman, si Ombudsman Martires, kasi yun ay appointed ni dating Presidente Digong. So, siyempre, ang isipin niya ay magiging kakampi niya yun. Kaya gusto niyang doon mapunta ang kaso. So, pero sa aking tingin ay hindi dapat sa Ombudsman, dapat ay Department of Justice. Kasi ay technically and generally speaking, ang mga kasong hinahawakan ng Ombudsman ay yung may kinalaman sa pangurakot, sa graft and corruption. At talagang ang dapat humahawak nito mga criminal cases ay Department of Justice. Madali lang naman ang solusyon dyan para masabing walang conflict at
alam na ng pamuno ng Department of Justice kung ano gagawin dyan para mawala or maremedyuhan yung sinasabing conflict. Pwede sigurong mag-leave of absence muna si Secretary Boyeng Remulla at na mag-appoint muna ng interim DOJ Secretary ang Pangulong Marcos Jr. para medyo maremedyuhan na konti yung ginagawa ng kampo ni General Bantag. Abangan natin kung ano ang gagawin ng Department of Justice na siguro ay piko na sa nangyayari. Abangan natin. Iwasan po natin maging panatiko ng sino mang politiko, tao o grupo sapagkat isa po yan sa nagpapalubog ng ating bansa sapagkat pag ikaw ay naging panatiko, ikaw ay magiging bulag. Madali lang kung gawin to para maiwasan. Ituring po natin na tayo mas matalino, mas magaling kaysa mga politikong yan, tao man o grupo ng mga sikat, etc., etc. At ituring po natin na isang napakalaking insulto sa ating pagkatao ang maging sunod-sunuran o bulag na panatiko ng sino mang tao, politiko o grupo. Okay lamang po na maging supporter at dahil yan naman ay marunong bumitaw, okay lang po yan. Yan po ay marunong magising. Ang mahirap po ay maging panatiko sapagkat pag tayo naging panatiko ay mahihirap tayong bumitaw kahit kabitaw-bitaw na.